Isang classic style na scooter from Yamaha ang bagong magdo-dominate dito sa atin sa Pinas. Since nagugustuhan na dito sa atin ang mga classic motorcycle ay hindi magpapahuli ang Yamaha dyan. Dahil andito na sa Pinas ang bagong Yamaha Pasio 125 Hybrid. Isang scooter na may maangas na dating kahit old school ang tindig nito. So tara alamin natin ano bang meron dito sa bagong scooter ng Yamaha, ang 2022 Yamaha Pasio 125 Hybrid. Sa unang tingin ay aakalain mong simpleng scooter lang ito, pero hindi mga tol, dahil isa itong compact scooter. So ibig sabihin ay marami itong features na talagang magbibigay ng convenience sa rider. Masasabi kong iba ito sa mga nakikita natin na scooter na nasa 125cc category, dahil mas pinatipid na ito pagdating sa gas consumption. Dahil sa features nito na tinatawag na Blue Core Hybrid. Ibig sabihin ay nagsasama ang power ng engine at battery sa hard acceleration for 3 seconds. Ito nga yung tinatawag na hybrid. Nawala sa mga typical na 125cc scooter ngayon. Kaya naman mas naging fuel efficient ito, at ang claim ng Yamaha ay kaya nitong umabot ng 75 kilometers per liter. Kaya mas maganda ito pang daily use, lalo na sa mga delivery rider. Maporma na, napaka-elegante ng dating at hindi mawawala dito yung premium looks nito. Other features na meron ito ay meron na itong Y-Connect kung saan ay pwede mong i-connect ang smartphone mo dito. At dahil doon ay makikita mo sa phone mo ang iba pang impormasyon ng motor, tulad ng last parking location. Madali mong malalaman kung saan mo pinarada ang motor gamit nga itong Y-Connect app. Then keyless na rin ito mga tol, at meron din itong electric socket para sa mga mobile devices. At ang maganda dito, kahit napaka-klase ng itsura nito ay LED na ang mga ginamit na ilaw dito. Then meron na rin itong built-in na hazard lamp. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay yung malawak nitong underseat compartment na may 17.8 liters capacity. Marami-rami na rin ang may lalagay dito, lalo na kung mahilig ka sa long ride. Mas malaki din ang fuel tank nito compare sa ibang 125cc scooter. Meron itong 5.1 liter capacity. At ang isa pang maganda dito mga tol ay dual hook ito, isa sa harap at isa sa ilalim ng upuan. At syempre, full digital speedometer ang ginamit dito. Ang astig diba? Kakaiba yung style ng panel niya. Sa engine nito ay ginamitan ito ng 124.86cc 4-stroke, 2 valves, single overhead cam, single cylinder air-cooled FI engine. At meron itong Blue Core Hybrid technology na kung saan ay mas fuel efficient ito. Sabi ko nga kanina, itumutulong ang battery nito sa loob ng 3 segundo sa acceleration, dahil dito mas gumaganda ang fuel efficiency nito at ang performance. At kaya naman ito mag-produce ng 8.3 horsepower at 6,500 RPM at max torque na 10.6 Nm at 4,500 RPM. Pagdating naman sa suspension ay naka-telescopic fork ito sa harap at single shock absorber naman sa likod. At naka-disc brake ito sa harap at drum brake naman sa likod. Then sa mga gulong ay 110 over 70 rim 12 sa harap, same with the rear tire, 110 over 70 rim 12 din. At tubeless na rin ito mga tol. Pagdating naman sa seat height nito ay meron itong 750mm seat height at may bigat na 95kg. At ang expected price nga nito ay maglalaro sa 70,000 to 90,000 pesos.
Sa ngayon ay wala pang official date ang launching nito, pero andito na to sa Pinas. So abangan natin to mga tol. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung bago ka lang at kung good sa itong video na to, ay please consider to subscribe, then pakihit na rin ng bell icon para ma-notify ka pag may bago tayong uploads. Maraming salamat mga tol. Always ride safe.